So, hi guys. May masama akong balita sa inyo. Yung nakaraan kong vlog, yung Parvo Home Remedy. So, na-survive ko si Putin. So, ulitin ko, April 3, lumabas yung symptoms niya ng Parvo. April 7, magaling na siya, okay, normal na siya lahat-lahat. So, napa-deworm ko siya nung April 9. And then, April 12, dumating yung mami dog ni Putin. April 13, nagulat na lang ako kasi biglang bumagsak talaga yung katawan ni Putin. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Kung iisipin ko naman na bumalik yung parvo niya, dahil na-trigger, dahil nandito pa sa paligid, yung virus from sa mga kapatid niya, napaka imposible. Kasi, imagine, April 7, nakasurvive siya, si Zoe, si Mamba, lagi ko nilalabas yun, kasi kailangan nila ng exercise, and sa labas sila nagpupup, and nagwiwiwi. Hindi nagkasakit si Putin. Normal si Putin. Nung dumating talaga yung mama niya, kinabukasan, talagang bumagsak. Literal na from okay to 50-50. Actually, hindi siya 50-50. It's 20-80. So, 20% chance na mabubuhay siya. 80% na mamatay. So, April 13, umaga, tuwing umaga may tatahol na yan si Putin, kasi maririnig niya na yung nag-iinit ako ng water para sa pagkain niya. Tatahol niya, gusto niya lumabas. Pero hindi siya tumahol. Hindi siya kumain, hindi niya kinain yung pagkain niya. So, sinusubu-subuan ko siya ng dog food niya, ayaw niya. Binigyan ko siya ng dextrose powder. Minix ko siya sa water. Hindi niya iniinom. Paunti-unti lang. Tapos, binigyan ko siya ng mixture ng Igco milk, tsaka Barley. Nahihirapan na akong painumin siya noon. Umaga pa lang yun, ah. So, dumating yung mami niya hapon na, ng April 12. And then, tanghali, hindi rin siya kumakain. So, puro ang binibigay ko sa kanya, yung Igco milk and Barley. At binibigyan ko din siya ng vitamins na Himalaya Immunol, kasi yun talaga yung nakapagpagaling sa kanya, yung nakapag-survive sa kanya noon. Pambalakad kasi ng immune system yun. And then, hapon, ayaw pa rin niya kumain, so minamano-mano ko siya, nagluto ako ng kalabasa, naglaga ako, nagano ako ng ang hirap niyang pakainin, pero nasusubuan kasi may tagahawak yung mga kapatid ko. Tinutulungan nila ako. Binibigyan ko pa rin kung anong kailangan yung unang ginawa ko, ganun ginagawa ko. Tapos, April 14, ganun pa din yung kalagayan niya, pero hindi ako nawawala ng pag-asa kasi ganun yung nangyari. So, lagi kong chine-check yung poop niya. April 13, sobrang okay pa ng poop niya. April 14, hindi na siya nagpo-poop. So, sinusuka na lang niya yung kinakain niya. Puro suka lang siya. Suka lang. Suka. Pag umiinom siya ng water, suka agad. So, syempre, ang advice sa akin, after 2 hours, pahinga siya. Rest ng 2 hours. Tapos, balik ulit sa procedure. So, ganun yung ginawa ko. Tapos, April 14 ng siguro mga 10 o'clock or 11 o'clock. Kasi ayaw na talaga niya, as in sinusuka na niya. Kinausap ko siya. Sabi ko, Putin, kung ayaw mo nang lumaban, sige na, magpahinga ka na. Pero, papasok muna ako sa bahay. Kasi ayoko nakikita ka na naghihigalo. Kasi talagang ayaw niya na. As in, palaban kasi si Putin, eh. Kung alam niyo lang. Kasi nung unang na-survive ko siya, talagang nilabanan niya yung virus. Pinilit niyang tumayo. Pinilit niya na mainom yung gamot. As in. And then, yun niya kagabi. Talagang ayaw niya na.
So, pumasok ako ng bahay. Binalikan ko siya ng alas 5 ng umaga. Inantay niya ako. Alam niyo ba, nung chinek ko siya, nakahiga na lang siya. Alam ko patay na siya eh. Kasi sinabihan ko na siya, magpahinga na siya. Kasi ayoko na nahihirapan. Ayoko na ganun. So, pagbuhat ko sa kanya, humiga siya ng malalim. Tapos wala na. So, yun yung huli niyang hinga. Inantay niya lang talaga ako na lumabas. Kasi ayaw niya. Kasi nga sabi ko, ayoko na ikita ko siya nahihirapan. So, advice ko lang sa inyo. Bilang for parents. Be responsible. Kasi hindi magkakasakit yung aso kung yung parents ay complete vaccine. May hygiene. Please update. Yung mga vaccines nila, yung mga boosters, yung dewormers. Kasi kung healthy si mami, dapat hindi ganun yung magiging outcome ng mga babies. So, sobrang sakit lang sa akin kasi dalawang linggo pa lang sa akin si Putin. Na-survive ko na siya. So, pinapalakas ko na lang yung immune system niya. Nasakit-sakit sa akin. Alam ko tinatawanan ako ng iba pero sa mga totoong for parents dyan, alam nyo kung gano'ng kahirap. Alam nyo kung gano'ng kahirap mag-alaga ng for babies na may sakit. Pagod, puyat, tiyaga, yung tinatawag nilang TLC, thing, TCL, yung taking lover care. Ako wala akong trabaho. Kahit yung asawa ko may trabaho, kahit galit na galit siya, hinayaan niya ako na gastusan ko si Putin. Gusto din, gusto na asawa ko, ibenta ko si Putin, ibigay, kasi dalawa na yung shih tzu ko. Si Zoe tsaka si Mamba. Pero kinuha ko pa din ng matigas ako sa asawa ko kasi anak ni Mamba yun. Gusto-gusto ko yung anak ni Mamba. Gusto-gusto ko yung lahi ni Mamba kasi itim, ang lakas na dugo ni Mamba. Lahat ng anak niya, halos naman na yung kulay niya, yung mukha niya. Lahat si Putin yung pinaka katulad ni Mamba. Yung iba pinagtatawanan ako kasi binablog ko to. Pero sa mga fur parents niya, naiintindihan niyo ako. Sakit to. So, hindi ko sinasisi dito yung kapatid ko. Sinasabi ko lang, mag-i-aral to sa inyo mga fur parents. Bago nyo pamuntis yung mga baby nyo. Sana, updated yung vaccine nila, yung mga boosters ni Verb. Kasi sobrang laki ng epekto nito sa mga fur babies. Nayak ako kasi ako talaga yung nag-alaga kay Putin eh. Alam niyo yun, na-survive ko na siya sa parvo. Ang sakit. Hindi ko akalain na yung pagkuha ko sa kanya. Ipapaalam ka lang sa akin. Tapos iyakatid ko sa ilalim ng lupa. Kukayan ko siya lang libingan niya. Nasabihin niyo mukha akong tanga, umiiyak ako sa camera, pero please, huwag niyo hayaan na matulad sa aso ko kay Putin. Huwag niyo hayaan na mangyari to. Lagi niyong i-update yung mga vaccines nila. Kasi yung mami dog ni Putin,
hindi updated ng vaccines nun. So parang isang beses lang pagkatapos niya ma-full yung mga needs niya, yung for vaccines, yung kennel cough, ekek, mga ganyan. Hindi na siya nagpa-booster ng yearly. Yung anti-rabies, hindi na siya nagpa-ganon. So, sometimes, nangyayari sa mga mommy dog na ganyan na hindi sila updated sa mga vaccines. So, nagiging immune na sila sa mga sakit, sa mga virus. Ayan. Pero pag pinavaccine nyo sila ulit, may tendency na lalabas na yung virus sa kanila kasi lalaban yung gamot na itinurok sa kanila, sa katawan nila. Kasi, panigurado si mommy dog ang carrier nung sakit. Kasi saan naman makukuha ng mga baby yung parvo? Eh, hindi naman lumalabas. Diba? Tsaka, si Putin kinuha ko March 29. Ulitin ko. Kinuha ko siya March 29. April 1, yung vaccine niya. So, lumabas agad yung parvo niya. So, saan niya makukuha yun, diba? Buti na, tapos kinuha ko siya, nilagay ko siya dito sa bahay kasi malayo naman yung bahay ng kapatid ko. So, mabilis gumaling si Putin kasi wala siyang kasama na may parvo. So, yung dalawa ko kasi full vaccinated na yan. So, pinalaki ko sila ng puro gulay na yung mga vitamins nila para sa immune system, para hindi sila magkasip, hindi sila mag... Alam nyo yun. Pinalaki ko sila sa herbal. Ayan, lalo na si Zoe, sumulat sa pula, naging akin yan. Herbal yan. So, mabilis lang yung paggaling ni Putin kasi wala dito nag-positive ng parvo. So, yun nga ang suspect ko na nag-trigger ulit yung virus kasi dumating yung mami niya. Hindi natin masabi na carrier yung mami niya kasi nagulat na lang talaga ako. Bigla na lang talaga nanghina si Putin. Na napaka-imposible na merong parvo dito. So, yun lang, guys. Sana maging responsable kayong mga fur parents. Kasi, sakit-sakit mawala ng fur babies. Lalo-lalo na sa mga breeders. Ayan, siguraduhin nyo na yung mga babies nyo na bago nyo ipastad. Kailangan healthy muna si mami dun kasi kawawa naman yung mga baby. So, yun lang, guys. So, run free Putin. Sakit-sakit. Buti, nasan ka? Hello! Gaya-gaya. Inom din siya. Hello! Nasan ang mukha mo, Putin? Putin? Ayan yung pala mukha mo! Zoe! Shhh! Puti! Puti! Puti!